Hi again, welcome to another episode of Artist Interview with my co-host na nandito si Kabukicat. Yan, si Kabukicat and si Salongganisa. Ngayon, hi. Meron tayong malupit, sobrang lupit, na mas malupit pa sa malupit na guest ngayon, na interviewin natin. And sobrang excited kami dito dahil hindi namin na-imagine na darating yung araw na to na magkakaroon kami ng chance na makausap and ma-interview yung malupit na artist na to. So, syempre, wag na natin patagalin. Ating pakilala, isang illustrator and 2D game artist na may Facebook followers to 130,000 plus, meron Twitter followers sa 66,000 and sa IG nasa 22,000. Nasa 23 years old pa lang siya ngayon. Siya rin ang gumawa ng comics na most probably alam niyong lahat, Know You Well comics. And syempre, ang pangalan niya is si Toot, aka Aeonix. Yan. Sobrang cheap sound effects. Sobrang masaya si Aeonix ngayon. Nakikita natin sa message. Sobrang excited siya sa magsimula ngayon. So ayan nga. Tawag namin sa'yo ngayon, Aeonix, no? Hindi, toot. Yan, secret daw. Balang araw malalaman nyo rin yung totoong name niya. Pero, ayun. So, welcome, Aeonix. Sobrang thank you sa time na makasama ka namin ngayon. Sobrang excited kami. So, kamusta naman ang buhay mo ngayon, Aeonix? Kamusta naman ang mga ginagawa mo ngayon? Anong mga pinagkakabalahan mo? Maraming salamat sa daling <Delivery. laughs> Maraming salamat sa matinding intro mo sa akin, JS. DJ Lumpia. I mean, chiles ako. So, alam mo naman yung gusto kong sabihin sa'yo, di ba? Alam na alam ko yan. Yan, hindi po kami magka-away. Ganyan po talaga kami mag-usap. Hi guys, ako nga pala si Aeonix. And ngayon, ang kakalabalahan ko lang is yung personal work, pero ayun yung commissions din sa iba. Mga commissions. So, mapalad yung mga nagpapakommission sa'yo ngayon, no? Kasi Aeonix. Ngayon, tanungin lang kita. Feeling ko marami rin nagtatanong about this. And kapag may mga iba kong kakilala, kasi maraming nakakilala sa'yo. So, kapag sinasabi ka na, actually, kakilala ko rin yun eh. Like, personally, kakilala ko yun. Tapos yung tanong nila, parang, ano ba yung Aeonix? Saan daw galing yung pangalan na Aeonix? Ngayon, pwede mo ba kami tulungan na ma-explain paano ba nagsimula yung name mo na Aeonix and all the way hanggang sa nabuo mo ng name yun na fina-follow ng maraming tao? Yung Aeonix, parang kagaya nung handle ko sa Twitter, Aeon underscore IX is yung Aeon, galing siya sa second name ko. Medyo ninambo lang ng konti. Tapos doon ako yung Aeon. Tapos yung underscore IX is Roman numeral for 9. Oh, okay. Favorite number mo? Birth month ko rin, September. Okay. Kala mo may iba. Guys, alam nyo na. What? Aeon 9. Kaya pag pinagdikit, Aeonix. Okay. So Aeon talaga yon. Tapos binuo mo na lang na Aeonix. I mean, okay na Aeonix. Kasi basta gusto ko lang may X sana. Kasi mo ang cool kasi ng X eh. Gets naman. Pero mahalaga doon is nalaman nila na September yung birthday mo. So, maghintay ka ng mga malupit na mga regalo. Diba, may question ako. Hindi ba yung kaya may ex kasi mahilig ka sa... hindi. Kasi job related to job mo. Oh. Okay, chill guys, chill.
sorry. So, well, take natin na yun talaga yun. Yun talaga yung meaning. Ngayon, sasabihin na lang ni Aeonix sa atin na hindi dito sa podcast kung may iba pang meaning yun. Pero yun, so yan, Aeonix. So, sobrang kilala ka, no? Alam mo, may one time nagtuturo kami ni Salongganisa sa high school, kung saan kami nag-high school. Tuturo kami ng art. Tapos habang nagdo-drawing sila, hindi ko alam kung matutuwa ako eh. Kasi habang tinuturuan namin sila, alam mo yung nasa isip nila? Ikaw yung nasa isip nila. So sweet naman nun. Literal na narinig namin. Eto ah, men. Literal na narinig namin. Na habang nagpa-practice sila mag-drawing, habang nagle-lesson sila, sabi nila, eh si Aeonix, no? Kilala mo yun? Galing talaga nun. Yun talaga yung gusto kong ano eh, art eh. Tapos napalingon ako. Parang naisip ko, grabe naman, hanggang dito ba naman si Aeonix pa rin yung hinahanap ng mga tao? Ngayon, ganun kalakas yung influence siguro. Lalaki ba yan? Babae? Babae yung student. Kaya naman pala. Oh, mas kita ko pag ganun. Parang Justin Bieber ng art world kasi. Oh. And in relation to that, ano yung nafe-feel mo pag sa mga ganung bagay, knowing na alam mo yun, hindi mo naman matatanggi na sikat ka talaga na artist eh, dito, especially dito sa Philippines. Anong nafe-feel mo, paano mo tinitake yung ganun? Like, na-overwhelm ka ba? Natutuwa ka ba? O parang masaya ka ba na parang goal mo dati yun? Ano yung nafe-feel mo regarding that? Overwhelming. Siyempre happy rin talaga ako. I mean, siguro naman in-expect na magiging ganong kanon yung art ko rin. So, I mean, nag-start lang ako. Kaya ko rin ginawa lang naman yung Aeonix kasi parang gusto ko lang maging anonymous sa art world, ganon. Gusto ko lang mag-focus ang gawa. Pero hindi ko na-expect na makaka-reach siya ng ganong karami, ganon. So, happy rin talaga ako. Then, thankful. Yun, naiyak pa yan si Aeonix. Thank you, fans. Thank you. Thankful talaga. Kasi grabe rin yung support na ginagawa nila, di ba? Doon sa bawat art na, alam mo yun, even sa sketch, talagang mararamdaman mo. Ako, nararamdaman ko, kahit na ako hindi ako yung, kahit na hindi para sa akin yung mga likes na yun or yung mga shares na yun, nararamdaman ko yung support talaga nila as a community para sa'yo. Ang dami rin talaga mga bait na supporter. Yan. Supporter ka namin, Renz. Oh, saya. Thank you. I love you, Jill. Yan, kami nga pala yung ano. Makikita nyo lagi tuwing tinatag namin si Aeonix sa kahit anong post. Aeonix number one palagi. Okay. Yan ang tatandaan nyo. Kung marami kaming malupit na in-interview dito sa Brush Point, si Aeonix yung pinakamalupit. Maalaga yan. Ay, yun yung malupit dito. Alam mo, hindi, eto, kidding aside ah, kilala ka nila as artist, pero hindi nila alam kung gaano kaka-caring sa personal na buhay, sa toong buhay. Hindi, wala silang idea. Material. Diba? Tama. Wala silang idea kung gaano ka-caring. Hindi, legit to ah, sa office, kasi, kung hindi nyo alam, nakatrabaho ko yan si Aeonix sa office, and, basta kapag may masakit yung ulo, kapag may magkakasakit, o kapag may nagugutom, alam mo yung kahit di mo siya tawagin, nandyan siya para sa'yo. Parang boyfriend, ganun. Oh, pero legit yun, ha? Linawin ko lang, hindi ko pinagtitirpan si Aeonix dito. Like, legit yun, na kahit nakahiwalay siya, yun yung pinag-usapan namin. Parang kakaiba rin yung emotional na ano, ni Aeonix, eh, no? Na talaga nakakonect siya. And feeling ko yun yung, kumbaga parang yung nakikita ng mga fans sa'yo is glimpse pa lang yan ng kabaitan mo. Yes, may ganun. Pero, ayun nga, so nakilala ka, kung hindi ako nagkakamali, una ka nakilala ng mga tao, especially ng mga fans mo sa comics na ginawa mo, right? Na may two main characters na, ayun, so sobrang kumakalat yun sa internet dati. May time na sabi ko parang okay to ah. And ayun nga, nung nakilala kita personally, sinimulan mo to, kung hindi ako nagkakamali, college ka pa lang. Tama? Oo. So, paano mo sinimulan
paano sinimulan lahat-lahat to yung sa comics mo? Ano yung inspiration mo dito? Paano nagsimula idea na to? Since doon ka unang nakilala ng mga tao, paano nangyari lahat yun? No, kasi, I mean, may... kasi iba-iba kasi... Siguro nung time, may nakita akong artist na sobrang nag-hit sa akin ng art style. Before pa kasi dati, mahilig talaga mag-drawing ng landscapes. So parang medyo iba yung direction ko nung time na yun. Nakita ko yung artist na to na pangalan ay Penguin Frontier. Nakita ko yung background niya. Gusto ko yung paano siya mag-drawing ng background. And rin yung paano siya mag-paint ng tao. Then parang yun yung naging ano, in a way, naging goal ko siya sa art. Na parang nag-aralan ko yung art style niya. Like, yung background, yung sa, na may manga rin siya. And parang in-observe ko pa niyang drawing yung characters, yung background. Then, fully rendered lahat yun, no? Full render kasi yung manga niya. So parang na-inspire ko, parang parang gawin yung ganong ka-detail na comic per na panel. Nag-share ka rin yung story. But at the same time, parang artistic lahat, gano'n. Ang ganda, ang mata eh. Nag-add siya na emotion dun sa story, which is, ang iba yung dating, nag-aampay yung story. And parang yung background niya kasi, ano, ang galing na, ang detalye sa unang tingin, pero pag in-observe mo lang close up, ano, parang simplified yung background. But at the same time, solid. Kaya parang dun ako nagsimula mag ng ganong ka-detail na background. Parang naging challenge siya sa akin. Hanggang sa tuloy-tuloy lang. Less, yung improvement naman, ano, parang natural na darating. Like, napapansin ko rin dati, hindi ka ganong as detailed yung background. So, hindi ka. So, the more I draw, parang mas natural namang alabas yung improvement. Ganun. Actually, may tanong ako. May tanong ako. Sige. ever since yun talaga yung babae sa comics mo, yun at yun, oo nga. Sino nga uli yung dalawang character sa ano mo? Sa comics mo? Si... Capella. Pareha sila fictional actually. Mm. Kasi medyo tamad lang rin ako mag-draw ng ibang characters. Tapos parang sila lang yung naging comfort characters ko na i-drawing. Portable ako na hindi ko wala ko iniisip. Ganun. Kaya parang na-attach, in a way na-attach na rin ako sa nilang dalawa. Kaya sila lang rin lagi din yung drawing ko. Ganun. Pero may narinig ako somewhere, parang ka-MU mo ata yung isa doon. Hindi ba? May naka-base ba daw sa real life na alam ko, naka-base sa real life yun. Ang alam ko. Magkilig lang nun, pero hindi. Chismis lang yun. Chismis lang. Rumors lang. Ano mo, medyo creepy lang kasi kung hindi yung drawing man na tao na kasi hindi mo naman kahit sinong fans mo yun ang gustong alam mo yun achievement na lagi mo din drawing. But di mo nalang gawin violet yung buhok para maiba, di ba? Para sa mga anime nag-iiba lang yung buhok. Ikaw na yun dyan. Yun lang. Oo nga, magiging si Kabukicat na yun kapag violet yung buhok. Okay. I try. Pero nakita ko yung improvement sa comics mo, Aeonix. Though hindi kasi sabing pangit yung mga gawa mo. Kasi magkasama tayo nun, tapos pinapakita mo sa akin. Na nakita ko rin sa mukha mo nun yung tuwa mo na parang, uy, ito yun yung progress ko. Parang ganun na pag naglo-look back ka dun sa mga first ano ba, parang chapter, ganun? Parang chapter ba yun? Nung magawa mo. Even yung placing ng text, ganyan, alam mo yun, parang pinagtatawanan pa natin na, ano yan? Bakit yun yan? O, ano nangyari dito sa ano na to, sa part na to? Pero gano'ng katagal mo ginagawa yung ganong comics? Per page, ano, mabilis ko siya isang araw pag per page. So, tumatagal minsan ng usual 2 to 3 days. The page. 2 to 3 days. And then, sa pagkakalam ko, may ano ka na dun, no? Parang nakaready na mga different na angulo ng mga mukha ng characters. Actually, may ano ako, parang 180 or 360 view ng mga ano. Kasi ang trabaho na kasi ng background eh. Oo, at least,
Mm-hmm. Ready na ako ng mukha nila na may side, front, 3/4, back, tas yung ibang angle, tas iba-iba na yung emotion, ganun. Mm-hmm. At least, doon na sila masyadong, at least consistent rin, ganun. Oo nga, tama naman yun. Figure out ko rin yun kasi nung chapter 1 nung ginagawa ko, parang inconsistent nung mukha nila parehas. Mm-hmm. Nung mga sumunod chapter, doon ko na figure out na bakit hindi ko lang i-duplicate. Oo nga, kasi gawa mo rin naman yun eh, di ba? Oo. Ikaw rin ang nag-set ng itsura nun. Smart, gano'n. Oo, work smart siya. Smart siya actually. And even sa animation studios, gano'n din naman yung approach nila. Laging may turnaround sila. O, tsaka at least para bawas na rin yung trabaho. Kasi yung trabaho ng background talaga eh. Mm-mm, mm-mm. Bawas na rin sa time yun. Ayun yung mga background mo. Ano to, no? Laging Philippine setting yung mga ginagawa mo. As much as possible, oo. Kasi yun lang rin naman yung take kong reference eh. Oo nga. Yun lang yung Pinas. So, paano ka nagtitake ng reference? Feeling ko, ano eh, ito yung mga parts na kailangan malaman rin ng mga followers mo, ganyan na, alam mo yun, parang tao ka lang din na nagiging madiskarte para dun sa mga, sa production mo ng mga comics mo. Like, hindi siya parang magic na, ako si Aeonix, mabubuo ko to. Parang hindi siya ganun eh. Actually, nakatulong yung pagiging tamad para magharap pa ng ways na mas mabilis pa. No, pero matrabaho pa rin siya. Kasi matrabaho pa rin. Pag backgrounds, nabot ako na ano eh, na minimum of 8 hours. So, tumatagal ng 15 hours, gano'n. Tuloy-tuloy. Mabilis na yun. Mabilis na yun. Sabay yun. Pero pag umupo ako na, let's say, nagtatrabaho mga 2 p.m., dire-diretso na ako niyan. Tapos, buti dinadala lang ako pagkain, gano'n. Yun. Mga supporters ka. Oo, matatapos ang mga 9 or 10 or 11, gano'n. Yun, parang, nandun ako sa zone. Zone na kaya tuloy-tuloy. So, usually, nagtitake na ako reference na para ano, yung reference na ginagamit ko, reference ko siya for perspective, then kung ano yung mga bagay na nandun. Mm-hmm. Technically, yung lighting, kasi yung lighting, may iba pa ako something na gustong gawin. Mm-hmm. So, yung reference ko, kung ano yung perspective, then kung ano yung mga bagay na nandun. Kasi, ganoon naman sila mame-memorize na photographic. Exactly. So, paano yung process mo dun? Like, nauuna ba yung story mo, tapos iisipin mo na, okay, sa part na to, dito magkikita si ganitong character, tapos ito yung gagawin nila. O nauuna yung parang kapag nakakita ka ng magandang place dito sa Pilipinas, sabihin mo, parang okay na dito sila magkita or dito mangyari yung scene na yun na. Paano yung process mo dun? More on yung later na sinabi mo. Pag nakita akong magandang scene, like, yung gandang scene ito, sarap yung drawing, gano'n. Later papasok, magandang ipasok ngayon yung dalawang character dito. So most likely, pinipain ko lang na scene yung medyo nostalgic sa feeling, gano'n. Hindi ko rin kasi kaya talaga mag-paint lahat na hindi ko feel. Gets naman. So parang may gusto ko pa rin na klase talaga ng environment. Kaya gusto ko yung may ramdam ko yung lugar na yun na. Para sa sinibir, di ba? Yun yung magiging hugot ko habang binubuhat ko sa pinipin. So, ano ba yung pagdating sa work mo, since nasabi mo na rin yung sa hugot, ano ba yung pinaka-ini-aim talaga nung yung sa comics mo? Anong story yung gusto mong ihatid sa mga readers ng comics mo? Di ba parang spoiler na rin yung pag kinuwento? Well, in a way, siguro saan, syempre, ayaw rin namin ma-spoil. Pero, kasi, di ba, napapansin ng mga tao na, ayun nga, parang, yung mood nung ginagawa mo, and yung, parang sad, ganun, sad yung dating. Ano yung pinaka-ano mo dun? Like, ano yung gusto mo i-communicate through that? Yung pinaka-glimpse lang siguro ng story ko is yung parang untold feelings. Well, that's interesting. Wow.
Mm-hmm. Okay, kay Aeonix ang galing yun, guys. Hindi namin siya nice inilit na sabihin yun. Yes. So, I mean, ano yung meron sa untold feelings? Ganun ako dati. Ah, okay. Wow. Okay, so, makakarinig ba kami ng... Makakarinig ba kami ng mas malalim pa na story niya? But ginawa ko yun nung college ako. I mean, I was young and naive. Ewan ko lang kung it... Pero mostly ganun pa rin naman yung ginagawa ko. Just siguro later chapters baka mag-evolve pa rin. Since yung dami ko na na-experience sa life, mas natuto na rin ako ganun. I-add ko lang yun sa ano. Kinoconsider mo ba yung comics din na outlet nung quote-unquote untold feelings na tinutukoy mo? Like kasi may mga ganong artist, di ba? Like gumagawa sila ng art kasi ito yung mga hindi nila masabi, hindi nila ma-explain, di ba? So through art, yun yung ginagawa nila. Ganun naman lagi yung art, di ba? Expressive. Oo, in a way, parang ganun na rin siguro. I mean, siguro sa kakarinig, kaka-listen ko rin ng songs din, ng movies na malungkot na ganun din yung theme. Doon ko rin nalabas sa drawing, ganun. Nice. Pero, hindi ka naman, not necessarily na sad ka, pero yun nga, yung moment, yung ganda ng moment na yun eh. Mm-hmm. Actually, ano naman ako, parang generally happy naman ako, happy sa life, gano'n. Mm-hmm. So, gusto ko lang minsan na fin-feel lang ako na sad. kasi doon ko nalalabas sa drawing. Okay. Feel ko minsan sarili ko ng sadness. Kasi nalalabas ko naman sa drawing. Mm-hmm. So, iba-iba rin talaga yun, no? Per artist. Iba-iba. I mean, di naman kasi parang gusto na saktan ako. Parang yung dating, saktan nyo ako para gumawa ko ng next chapter ng comics ko. Hindi naman ganun. Pero I mean, lang pero, na, pero malay mo. Okay. Para ano ba? Wala na, nasira. Sorry. Hindi. May experience of before na gano'n. Nagiging source siya ng bitter feel. So parang yun nagpo-push sa'yo. In a way. Parang nalalabas ko siya sa drawing sa after na drawing. So, pero nandun pa rin yung mayroon. Pero at least, giging outlet yung art, ganun. Ang galing nos, kasi parang ang approach mo is usually ganyan yung approach sa traditional painting, like yung self-expression. Pero ang galing kasi digital art tapos comics yung ano bang tawag doon? Like yung way mo, pero yung approach mo is yun nga, expressive pa rin. Not necessarily for the sake nung story mo. Ganyan na parang, dapat yung story na to, ganito yung feeling, so ganito rin gagawin ko. Kasi napapansin ko sa mga gawa mo na, alam mo yun, kahit na yung sobrang simpleng moment, parang ang lakas pa rin nung dating eh. Through lighting, alam mo yun, mga simpleng smile lang. Di ba yung iba, kailangan i-exaggerate yung mga mukha ng characters. Pero yung napapansin ko sa iyo, hindi mo kailangan gawin yung mga unting ngiti lang ganun, pero kuha mo yung moment eh. Hindi ako nang ano dito, nang trip dito. I mean, yun talaga yung makikita mo sa per panel eh. Masarap siya titigan. Iba-iba naman siguro expression ng artist sa emotion ng yung drawing nila. Kasi lang rin talaga yung way ng pag-express ng feeling more on sa lighting tsaka color kaysa sa expression naman. Gusto ko lang kasi ng subtle lang yung expression. Yung lighting na lang tsaka colors, ganun. Kay Penguin Frontier din, di ba? Ganun din yung approach niya sa pagkakalam ko. Ang ganda ng art nun. Yan. Sobrang idol ni ano yun. Ni Aeonix yan. Kasi una ko nakakita art na yung background. Puro background. Ang marketplace yun. Una ko nakakita yung expression. Ito naman. Ito sobrang detailed. Pero nung zoom in ko,
Kasi naman eh, mukhang sobrang Dale's Nuts nung zinumin ko. Ay, nang pagkasimplify na ito. Ang so, ganun. Yung efficiency ng brush strokes niya. Oo, diba? Inaral ko rin talaga eh. Like, gusto ko rin maging ganun ka, ano, confident yung pag-drawing ko ng background. Well, siguro yung mga followers mo naman, how to be Aeonix naman yung nasa isip. I mean, iba, I guess, may, siguro may influence ko rin sila. Pero, ayun, iba-iba naman kasi ng influence ng tao, ganun. Iba-iba, ano rin, depende rin kung paano i-approach yung influence nila. Hmm, tama naman. Eh, nung nasa studio tayo nun, actually, kami nga ni Aeonix, nagtuturuan din kami ng mga techniques. Dami ko rin natutunan sa kanya doon sa mga yung ano yun, kung paano ako mag-i-efficient. Kunyari, nagpe-paint ka ng building, tapos paano mo i-duplicate, di ba? Hindi ko makakalimutan yung mga teknika na yun eh. Ayun yung sinasabi ko na mas nakakatulog yung paint yung pagtamad ka. Maghanap pa ng paraan kung paano mas mabilis. Na yung quality hindi nakukompromise. Oo. Isang pakailap ko kung may tools naman. I mean, the tools are there naman, di ba? For you to... Kaya nga ginagamit mo yung tool na yun eh. So bakit, di ba? Ba't hindi mo maximize? Maximize yung gamit nila, ganun. And pinag-uusapan natin ngayon more on sa emotion ng gawa mo, no? So, ang gusto rin namin dito itanong is yung pagdating naman sa yung as viewers naman. Ako familiar kami dun sa mga ano eh, yung kunyari nag-paint ka ng MRT. Alam mo naman, maraming masasabi yung mga tao na dapat ganito, ganyan. Kasi syempre may ina-adjust ka kasi art 'yun eh. Hindi mo naman totally kinakopy, 'di ba? May onti kang binabago. So, ano yung masasabi mo about that na parang sinasabi ng ibang tao, kunyari sobrang classic nito eh, na hindi naman ganyan kalinis yung MRT ah. Diba? May ganung moment. True. Pero pinaganda niya. At least na-appreciate ng mga tao yung Manila. Yun yung itsura ng Manila pag ECQ parati. Actually, parang ganun nga yung itsura. Oo. Yung mga dugyot. Ayan. May ibang MRT na malinis talaga. Oo, yun din. Yung MRT 2. Yung bagong MRT. Kahit yung MRT 3, malinis ang MRT. Ibang station ha, hindi lahat. Ibang station. Yung papuntang Marikina ata yun. Or... yung gusto kayo sa noob, malinis. Centuries. Doon ako parate siya masay. Parang like it doon eh. Ito ko sa yung reference ko eh. alam ko yung reference mo kasi doon ako lagi sumasakay, nakikita ko yun eh. Sabi ko, ba't ang linis dito? Pero pag sumasakay ako dito. pero may parang, mga tao na parang nagko-comment na parang ano talaga, di ba? Na yun. I mean, bakit ganito, ganyan? Anong masabi mo about that? Comments heart mo. Wala naman magagawa rin doon kung yun yung mas chinus nila pansin yun sa art. Pero, I mean, ano na lang, I mean, opinion mo yan, okay. May point ba na nag-adjust ka dahil may sinabi yung ibang tao, like may in-adjust ka sa art mo? I mean, tamang term lang. I mean, siguro gusto lang maraming tao. I mean, pero siguro ano, parang sa ano na niya naman yan sa anime illustration, di ba? Yung mga background doon. Wala naman siya, I mean, medyo kiniklear nila ng tao. Baga, expressive pa rin talaga siya pag it's up to rin sa amin kung anong gusto namin ilagay doon. Tama naman. Yun lang. I mean, in a way, siguro tinamad din ako maglagay ng maraming tao. Kaya gano'n. and at the end of the day, hindi naman sila client na kailangan mong sundin yung direction nila. Exactly. Hindi naman sila client na kailangan ko sundin or gawin yung sinasabi. Tsaka opinion nila yan. Ganun. Well, nung one time kasi, nung habang pinapakinggan ko si Dave Raposa, yun naman yung idol na artist ko. May sinabi kasi siya na parang trap is na which is kailangan mag-ingat yung mga artist na once na sumikat, yung iba kasing artist may tendency daw na once na sumikat, kung ano yung makita nila na gusto ng tao na ginagawa nila, ina-adjust na nila yung art nila dun. So parang nawawalan ng sense na nakilala sila
dahil dun sa gusto nilang ginagawa. And then nung marami nang may gusto sa ginagawa nila, na-stuck na lang sila dun na parang, ah, okay. Magawa for the sake ng iba. Oo, para sa followers nila na parang, ah, ito yung gusto ng followers ko. So, alam mo yun, parang hindi ka naman na-trap sa ganun. Hindi naman. I mean, and that's good, that's good. Pero depende. Siguro kung say patron or Patreon ka, then yun yung gusto ng... Siguro oh, job mo yun kasi binabayaran ka ng tao for it. Pero kung free platform naman, I mean, siguro ano, oh, kailangan lang siguro maging loss, maging stand mo talaga sa art mo. Mm-hmm. Ako, gusto ko lang talaga is ano, drawing ng isa sa Pinas kasi parang medyo nostalgic sa akin. Then, parang push ko ngayon. I mean, siguro note ko yung sinasabi ng tao, pero at the same time, parang ano, hindi ko rin, hindi ko pinapaano sa akin, na, hindi ako affected masyado, no? Kasi alam ko naman yung gusto ko gawin, eh, ganun. Though, ayun nga, open cult sa learning, pero natin sarili na susundin mo lahat nung sinasabi ng random na mga tao. Kasi, hindi, I mean, difference naman sa constructive criticism, di ba? Sa opinions lang nila, ganun. Tama, tama. Ayun, kaya ang siguro similar din sa sabihin ko na i-drawing yung ganito, i-drawing yung ganyan. At the same time, oh, sinasabi ko na I could consider it one day. Pero at the same time, parang tapos sarili kong hindi ako nag-drawing ng hindi ko feel na lugar. Kaya ganun. So at least hanggang ngayon, totally na-express mo pa rin sarili mo, no? Oo. Yeah, yeah, yeah. Expressive ako sa art ko talaga, ever. So, ayun, meron akong isang tanong ngayon na hindi mo alam na itatanong ko to. Yan. Ano ba yung, sa lahat ng pinaint mo, ano yung favorite na scene na ginawan mo ng painting? Okay na. Yan, yan yung mga on the spot na ano natin. Kung commit. Top 3 ka man ganun or meron ba yun din yung tanong, meron ka bang favorite na lugar na pinaint mo? Google pa siguro, mapapahukay pa ang mga gawa. Magche-check ng ano yung sariling gawa, ano nga ba dito? Kasi actually mahal ko lahat eh. Okay. O favorite ano na lang, favorite time of day na lang na pinipaint mo. Okay. Kasi ang range mo ano eh, meron yung may sunset ka, may sunrise ka, tapos meron ka rin yung raining or umaambon, cloudy. Ano yung favorite mo na time of day na ipaint? 5 PM. Ano yun? 5 PM, golden hour. Ganun. Ah, golden hour, okay. Oh. Ano yun? Ang dramatic lahat eh. kahit onting smile lang eh, no? Tapos may tuwa-tamang ilaw ng onti sa baba. Ano, mahaba yung shadows. Dramatic nung dating. Kitang-kita mo yung slice nung light tsaka dark. Tsaka light, ganun. Ang ganda, ganun. Tsaka yung pagka-orange eh, no? Oo, ang warm, ganun. Hopeful nung paligid, ganun. Yun. Kahit simple yung MRT lang, gumaganda, ganun. So yan, alam na nila, alam na ng mga fans mo yung mga favorite and in a way, ano rin yun eh kasi may halata naman eh. Oo, halata rin naman. Kaya ayan, golden hour. So ayun, more on do sa gawa mo yung pinag-usapan natin ngayon. Pero syempre may mga iba na followers mo na hindi lang talaga follower mo dahil or hindi lang nakikinig ngayon dahil gusto yung art mo, pero marami rin dito actually gusto rin talaga nila matutunan paano gawin yung kinagawa mo ngayon, since siguro parang ikaw yung penguin frontier nila, di ba? Parang ganun eh. Gets mo? Kasi ano eh, hindi naman lahat exposed kay penguin frontier eh. Oh, well too. So, ayun, ano ba yung mga pagpa-practice na ginawa mo para ma-attain mo yung ganyang levels? Ganyang level ng art. Ganyang taas ng level. Sabi, hindi naman mataas talaga. So, yun. Take references din talaga sa gusto mo talaga i-paint.
Maganda ko, maganda kung ano eh, kung interesado ka talaga sa isang picture na gusto mo i-drawing. I mean, sa basta yung picture ng random, picture mo yung mo talaga. Eh, iba talaga yung pag nag-paint ka na may kasamang feelings. Ganado ka, di ba? Yun yung mga kinoconsider ko sa reference ko. Then, para kung i-drawing ko na sila, unang-una lahat lagi is important factors nila si bagong magawa yung ganito, marunong ka rin talaga ng perspective. Perspective talaga. Totoo. So, una mo ano, natutunan yung perspective nung nagpa-practice ka, no? Hindi. Alam ko na siya before kasi nag-aral din ako ng archi for 1 year. So, medyo doon. Then, parang nag-self-study na lang rin ako. Perspective, ganun. A principles ng perspective kung saan yung horizon line dapat. Kung ano nangyayari sa taas ng horizon line, below the horizon line, ganun. Hello? Hello? Napuputol nata? Sorry. Napuputol ako? Sa akin, hindi naman med. Hindi naman gaano. Okay, okay. Sabi niyo yung nabubulol na ako kasi minsan... Sige, carry on. Okay lang, okay lang. Nauna yung dila ko kaysa sa diwa ko. Hindi natin yung ikakat. Totoo naman eh. Yung minsan si ano... And basta minsan di mo ko naintindihan kasi pero naintindihan minsan sinasabi ko siyang bilis. By words. Ayun. Pero minsan by feelings din yung pag-intindi sa'yo eh. Ayun. Yung next week ko consider yung values rin talaga. Yung placement ng characters mo. Then yung values kasi para ano eh. Yung mag-create ka illusion kung saan yung malayo, saan yung malapit. Tama. Next is yung ano, placement mo rin ng character na kung mo ilalagay yung character mo na make sure na hindi sila lulubog sa background. So, then, parang in a way, fundamentals pa rin eh, no? Fundamentals talaga. Mm-hmm. Kasi ano eh, isa rin nun is observe mo rin yung light sa life talaga. Maging observant ka lang sa balik. Like, observe mo ka lang sa skin ng tao. Mas mapapansin mo kapag actor yung skin ng tao, nakikita mo na ang lakas mag-reflex ng ilaw sa skin niya. Compared sa darker skin na parang inaabsorb niya yung light, pero may ano pa rin siya, nagre-reflect pa rin siya ng mas darker orange. Parang na-observe mo din at yung kapag clear blue sky, di ba? Kung pansin mo yung shadows ng paligid is more on blue kasi dahil din sa reflection ng blue sky doon sa shadowed area. Mga ganun, maging observe yung mong reference yung real life sa behavior ng light, gano'n. Well, it's kind of technical, no? Pero actually, yan yung behind the scenes ng lahat ng ginagawa mo o ginagawa natin, di ba? O kasi bago mo magawa rin yung gano'n, kaya mo muna yung foundation mo, gano'n. Yes. Si Aeonix na nagsabi, guys. Si Aeonix na. Sino pang iniintay nyo na sabihin na mahalaga ang fundamentals? Fundamentals talaga. Ayun, kapag di ba may reference na ako, una ko hanapin kung saan yung horizon line. Horizon line. Kasi pag nandun na yung horizon line, doon ko na alam kung saan mag-vanish yung mga bagay. Like, sa taas ng horizon line, alam kong mas kita dapat yung below ng object na yun. Kapag nasa baba na yung horizon line, doon yung kita mo ibabaw nila. Parang, gagawin ko, di ba yun may horizon line, the vanishing point, then reference po, tingnan mo sa nababanish yung most nung joke. And, ano, parang, hindi ako parang champective lang rin ginagawa ko. Parang, ayos yun, bagong term yun eh. Ano, common term yun sa architecture kapag ano, kapag tinatamad ka mag-tamang exactly kung saan nababanish sa joke. Pero at the same time, believable siya. I mean, in a way, huwag yun naman gawin yung totally. Kapag ano lang talaga, yung paralan nyo pa rin perspective talaga. Pero at the same time, kung medyo marunong na kayo mag-champective na mukha namang believable na sa tamang perspective siya, pwede rin naman yun. I mean, si Kim Jong-gi nga eh, di ba? Hindi naman siya nagpa-perspective line. Pero nagagawa niya ito lang talaga. So, parang ganun, champective. Ngayon ko lang nalaman niya. Champective. Ano, gusto ko lang muna yung alas. Parang reference ko yung sa ilid sa tabi ko yung drawing, and
drawing ko muna as big shapes yung mga need na kailangan. And yung magiging reference ko ng mga bagay-bagay. Ang dami kasi maliliit na bagay na ang hirap i-memorize. Kaya kailangan mo talaga ng reference. Like yung mga new, yung mga water jug, yung mga nasa loob ng pinggan, mga ganun. Ano yung nasa lugar na yun, ganun. And mag-add ka lang ng extra elements na gusto mo ilagay. Like mga tela, ganun. And ano, pag sa lighting na siguro, ang ginagawa ko is ano eh, ang plain lighting lang. Wala pa siyang mood. Okay. Ang ano lang, parang basic lighting lang siya. So, isiset mo lang yung light and shadows? O, parang sa parang ano lang, normal lighting. Okay. Ano lang muna yung ginagawa ko. Tapos, parang, in a way, parang close siya sa reference ko yung kulay. Wala pang lighting, wala pang mood. So wala pa yun yung parang orangey na kulay? Wala rin akong nilalagay na sky kasi parang yung mood kasi magdedepende sa color ng sky. Tama. Ngayon, kapag nagawa ko na lahat yun, ito lang na trabaho na part talaga, yung pagre-render. Yun yung consume most likely 90% ng time ko. Yung sa 15 hours na yun, 2 hours lang yung sketching ng perspective for 1 hour. And the most time na lang, puro rendering na lang talaga. Yung hindi nyo talaga pwede skip. Mag-work hard kayo kulay, mag-render talaga. Especially kung yun sa style na ginagawa mo, which is painterly nga yung dating, di ba? Na hindi talaga siya yung sobrang sharp yung ano eh, yung bawat render eh. I mean, yun yung sa akin. Pero, pwede rin kayo apply na shortcuts. It's like, kasi pag sa perspective, lalo pang one point perspective, kung pwede kang may ma-repeat doon, pwede mo i-recycle yun eh. Like, kuha ka ng isang upuan na nasa naka-perspective, then multiple chairs yun, pwede mo i-duplicate na lang yun, then align mo na lang siya sa perspective. Scale down mo na lang. Ganun. Scale down na lang, parang ganun. Pero at the same time, naka-perspective. Kasi, ano naman yung behavior ng perspective, but pag sa plain lang siya na isang perspective, same size lang sila, nagbabago-bago lang dahil sa layo or liit, pero same object lang. So pwedeng mong i-recycle yung ginawa mong chair na yun, then i-duplicate mo, then palitin mo para layo sa perspective. Super. At least it saves time din sa work mo. Grabe na, parang yung interview na to, ano eh, in a way, free tutorial na rin eh, para sa akin. 'Di ba? Kasi may mga natutunan pa nga ako sa iyo, yung kunyari kukuha ka ng reference and then akala ko kasi dati like parang kinokopya mo lang talaga yung sa reference, pero hindi, even yung perspective, may reference ka pero i-set mo pa yung sarili mong perspective tapos i-align mo dun lahat ng linya ng perspective ng buildings ganyan. So kaya mas malinis tignan yung perspective ng gawa mo. Reference ko kasi ano eh, syempre hindi siya exactly 2-point perspective. Parang 2-point siya, di ba? Kasi yung mga vertical lines, medyo naka-stort. Kasi syempre may pagka... May 3-point na dun eh. May pagka worm's eye na rin siya ng konting-konti. Which is, yun naman talaga natural. Pero parang ginagawa ko, mas madali lang. Madali lang yung parang sa lasso tool kasi natin. For Marky. Like, mas madaling gawin ganun, mga rectangle. Pero pwede mo lang sila i-adjust yun sa dulo na lang. As in, para mas natural looking na i-adjust mo yung buong piece na J-worm's eye mo ng konting-konti. Para at least mas natural tingnan, ganun. Yes, yes. So, yan yung mga teknikan of perspective. Wow. Totoo naman. Pag-set ng mood kasi iba na yun eh. Agree. Ay, may question ako. Naisipan mo ba na gumawa na ibang klaseng setting? Like, bakit yung Manila yung laging setting? Like, naisip mo ba, hindi ko pa kasi na-explore lahat eh, yung art ni, ano, Aeonix. Pero ang laging tumatatak sa isip ko is yung train station, Cubao, ganyan. Anywhere here na, yung actual na Manila, old Manila. Isip mo na yung mga tourist spot natin, if ever, na kunwari nagka-travel ka, mayon, ganun. Yung parang... parang character niya nagka-travel sa... Oo, oh, ayun, no, mag-change ng places. Like,
Sagada, yung mga ganon, or sa mga beach dito, or something. So, balak din naman sa future. Pero kasi mostly kasi, hindi ko pa na-visit yung mga place na yun. So, kailangan niya rin visit. Kasi, di ba sabi ko, gusto ko lamang drawing yung may feeling ako sa lugar na yun. So, basically, so, magagawa mo yun kung pumunta ka rin doon. May balak din, you know, like, may mga reference ako natambak sa beach, ganun. Di ko lang magamit sa ngayon. Ewan ko, mas yung puso ko na nabar sa train station. Kasi, aliw ko sa train station kasi para, kapag dumadaan ako, parang tuwa ko yung, na-explore ko yung collection ng mga metal, ganun. Kapag nag-drawing ka rin kasi ng perspective, alam mo saan nagko-connect-connect. So parang amazed ka. Eh, ganito pala yung dugtong ng mga metal-metal dito. Parang ma-amaze ka kapag nag-connect sila all together sa perspective. Parang ganun. Gusto ko na yung parang small details. Ano kasi siya, trabaho siya, pero I mean, kapag natapos mo ang ano, satisfying. Gets I see, naman. I see. So yan yung maaabangan natin kapag naggala na sila. Hindi, alam mo, hindi ko sure kung magbabago ng character si Aeonix eh, pero hindi ko sure kung madadagdagan yan in the future, pero yun nga. Bago ko si Ark kasi ngayon. Kasi syempre medyo focus sa story niya. Pero pag tapos ko siguro yung story nilang dalawa, siguro I'm to move on na rin. Ah, okay. Yes. Oo. Kawawa naman siya. I mean, bibigyan ko na yung ending yung story niya. Ah, okay. So yan yung mga abangan namin in the future, no? That's nice. So, ayun, napag-usapan nga natin yung about sa, yun sa, actually, technical na side yun eh. Yung kung paano mo ginagawa yung art mo, sobrang in-explain mo yung approach mo, even yung pag-take ng references. Important ang tinga naman eh, technical, kasi paano mo alaman paano gawin muna yun. Kung explain ko kagad yung modern colors. Oo, tama naman. So, I agree. Sige, sorry. Ano yun? Sige, ikaw muna. Yun lang. So, ang napansin ko kasi na kakaiba rin sa'yo, parang ibang level rin kasi yung observation mo. Yung pag-observe mo, actually, ang ugali ni Aeonix, kung makasama niyo siya sa araw-araw. kunyari, lalabas lang, kakain, ganyan. Kapag may nakita siya na gusto niyang building o gusto niyang itsura ng clouds or ng sky, lagi niyang pipicturean agad yun. Lagi. So, ibig sabihin, yung, alam mo yun, hindi yun basta na parang, pipicture ako sa labas, as yun na yun. Parang yung references na sinasabi kasi ni Aeonix dito is collection ng marami niyang pinictural na bagay sa kaka-observe niya sa araw-araw. And then, pinagkakabit-kabit niya yun kapag dumating yung time na magpe-paint ka na. Kailangan. So yun talaga yung naisip ko. Kunyari, may makita ka lang na malupit na lighting na tumatama dun sa building. Naalala ko yun habang naglalakad tayo. Tapos talaga nagmamadali at titigil ka muna para picturean muna yung moment na yun. Kasi alam mong maganda yung moment na yun, di ba? So parang gusto ko to i-paint. Ayun, parang yung observation eh. And nakwento rin sa akin nung isa pang artist na hindi ko babanggitin kasi baka malaman nila kung ano pangalan. So yun na, parang kunyari, nasa jeep ka lang, di ba? Like, lagi kang tumitingin-tingin sa labas, ino-observe mo yung mga bagay-bagay. So ano ba yung observation na, I mean, feeling ko lahat naman ng artist, halos lahat ng artist, is may ganyang ugali. I mean, ako din, mahilig rin ako. Kunyari, texture lang ng pader kapag nasa hotel ganyan. Pero sabi ko, lupit na ito ah. Tapos parang tingin sa akin ng iba na hindi artist. Parang, kinagawa mo dyan, Min? Parang, parang weird mo naman. Ano yan? Ano titignan mo dyan? Pader? Parang ganun. Pero hindi, may iba kasi, parang andating nung may iba tayo nakikita eh. Pero ikaw ba, parang simula bata ba, ganun ka na talaga ka... Ano bang tamang term doon? Parang ka-critical pagdating sa mga details. So, pag-observe sa paligid mo. So, okay lang rin. I mean, gaya sabi ko sa'yo, sa texture ng walls ka mas observant. Ako siguro sa ano, hindi naman lahat eh. I mean, ano, sa details ng building. Kasi yun yung
interest ko eh. Mm, sa so, bagay, oh. Oh, tama naman. So, the same, medyo ang weakness ko naman sa observe is yung sa fashion, ganun. Ah, yun sa mga damit, ganyan. Hindi ako interesado masyado doon. Yung iba-iba rin. Ang focus ko, ano, paligid, like, iligaw mag-observe ng mga detail-detail sa paligid, yung mga walk, yung mga scenery, ganun. Ang parang ganun. So, talagang ano lang rin. Yung alam mo yung gusto mo. O, kung ano lang gusto kong ganun. And doon, yun nga, mas nakakuha ka ng basis kapag nagpipaint ka. Ayan, so may question pa kami isa dito about naman sa career, no? And ayun nga, alam ko na may different kind of art ka rin na ginawa, like yun sa comics mo, yun sa personal art mo, and then meron sa mga studio na works, and then meron ka rin mga commissions. Kung hindi ako nagkakamali, mas more on commission and personal work yung focus mo ngayon, right? Oh. So, ano yung mabibigay mong tips para sa mga kapwa artists natin, especially mga aspiring artists dito na papunta sila sa stage or nandun na sila sa stage na kailangan nilang i-market yung sarili nila or at least lang man makahanap sila ng mga work. Ayun. Na alam mo yun, yung kikita sila ng totoong pera. Yung makakain sila sa pagdodrawing nila, sa paggawa nila ng art. Ano yung mabibigay mong advice sa kanila? Medyo broad kasi. Pero siguro kung sa pagmamarket, siguro ano, ngayon nakikita ko ngayon sa Twitter, I mean, join sila ng mga hashtag na popular lalo. So parang yung opportunity nila para mas makita sila ng yun nga, lalo na yung mga art trends sa Twitter na RPH, gano'n. Tapos kung makikita tayo, mas more makikita, then pwedeng possible dun sila makakita ng clients na magusto ng art style nila, gano'n. So, then, yun sa trend, no? Like, parang maximize mo yung trend na meron. Maximize mo rin yung, tapos parang, kung gano'n yung algorithm din taga ng ano yun, ng Twitter tsaka Instagram, mga hashtag lalo, gano'n. Helps rin talaga para mas kita ka ng tao. And consider mo rin, ito nabasa ko rin to eh. Nabasa ko rin to na consider mo rin yung time kung saan maras maraming taong online. Dito sa Pinas, siguro active ang mga tao around 7 PM, ganun. Kasi yun yung parang kakakawin lang sa trabaho, kakakawin lang sa school. Naka-online na sila, ganun. So, timing rin doon sa tao, ganyan. So, sa kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa mga commission works and yun nga, para mas magkaroon ka ng exposure sa mga, ano, sa mga tao. Oh, in a way, siguro. Commissions kasi ano eh. Usually, ipopost mo rin talaga tas hashtag mong commission, gano'n. Pero grabe no, kasi parang kapag pinakinggan natin yung tip na yun, parang, okay, ganun lang pala. Pero actually, mas mahirap siya yun eh. Sa totoong buhay, hindi siya gano'n kasimple. Hindi talaga eh. Kasi, depending rin yun talaga sa ano. Like, for sure, siguro ang hirap sa mga bago pa lang sa Twitter. Hirap mga okay lang na mag-build ka rin ng connections. Like yung mga friends mo na mas marami ng taong gano'n na kung shinare nila yung gawa mo, then more people mas makakita ng gano'n. Makita ng gawa mo. Mga pagkaibigan kayo kay Aeonix. Gano'n. Diba? Ganun lang yung technique. Hindi, pero syempre kasi dapat that ka-share-share din talaga yung gawa nila. Hindi pwedeng random art lang. Ano rin kasi, like, siguro ano, ang napansin ko lang kasi may iba na it is nadadown kagad sa gawa nila kapag wala masyado nag-share or nag-like. Totoo yan. Totoo yan. Ano, napapansin ko yan kasi, pero at the same time, I mean, paan din ako sa stage na yan. Kasi wala. So, I mean, bago mo siguro i-please yung iba. Siguro,
Kasi medyo out of topic itong sinasabi ko. Okay lang. Anong siguro isipin na i-please, diba? Siguro, unahin mo muna i-please yung sarili, sa sarili mo. Ganun. Dama. Aeonix 2020. Do it for yourself. Oh, do it for yourself. Kasi para, hindi, para hindi ka disappointed sa gawa mo or sa art mo. So at least, focus ka lang sa progress mo or sa art mo. Hindi ka nag-focus na hindi pa rin yung likes art ko. Ganun. Kasi, I mean, tiniwala ako dito ah, na gradually magkakaroon ka rin ng sarili mong limelight. Ng sarili mong gawa. Kasi, alam na yung mga slowly growing lang na nakikita yung progress mo. Doon yung nakakatuwa na kasi pag nakikita ng mga konting tao lang yung progress mo, i-share nila yung sa iba. Then, yung iba, pwede na ma-inspire sa nagawa mo. Then, tuloy-tuloy lang yung gawa mo. Kakalat kahit na, kumakala din siya, like, na nagsishare ka rin ng story instead of art mo lang, ganun. May sense po siya sa amin. Kasi may, even nga, di ba, minsan may mga nagsasabi na parang sana all, ganyan yung mga likes. Pero katulad nun sa'yo. Pero kung iisipin, hindi ka naman nagsimula na ganun agad karami yung mga likes. Hindi talaga. Ganun nagsimula na ako, post na ako ng yung mga character kong dalawa. Then hindi ko expect na more people, na maraming tao makaka-appreciate it. Kahit hindi nila kilala yung dalawang character na yun. Kahit yung lalaki lang. Yung same parang the way parang nagkaroon sila ng way na makonect sila sa character ng kahit hindi sila yun. Parang the way parang gusto ko rin kasing ipa-reach sa tao sa art ko na tamdaman na yung same feeling na binuhos ko dun sa artwork. And parang nag-reach naman. Pero it takes some time. Nag-reach din naman. Ayan yun, hindi naman agad-agad yun. Talagang, hindi talaga agad yun. Ang dami mong artworks na ginawa rin kasi. Binild mo yun di ba? So, parang parang talaga, yung, hindi mo tapos sabihin ko. Inom sana ako din, parang nag-mix yung gusto ko sabihin. Ayan, sige, isipin mo muna. 5, 4. Wait. Hindi, joke lang. Sige, isipin mo lang. Kailangan ma-reach rin, maka-reach rin sa amin yung gusto mong sabihin. I mean, it takes, it takes a lot of experimentation din talaga. Para ilabas mo yung gusto mong ilabas artwork mo na gusto mo lang i-express sa tao. Pero hindi siya laging successful kasi syempre iba-iba pa rin yung perception ng tao. Tama naman. So, mapapakita mo rin yung true colors tsaka motion tsaka lighting solid yeah. Oh, thank you. Kasi hindi siya for the sake of likes lang may kasamang passion yun dapat ang more yung mag-feed sa'yo pag gumagawa ka is yung passion mo for your art and not for the sake ng likes tsaka And I believe hindi mo rin naman magagawa yun ng tuloy-tuloy kung para sa likes lang talaga. Kasi parang kung aasa ka doon, parang makadrain din kasi ikaw rin yung madidisappoint sa sarili mo kapag hindi mo kado mag-boom yung art mo. Kung nasa sarili mo, na-happy ka sa art na yun, kung ano man sabihin ng iba, kung ano man yung maging resulta nung pag pinost mo, kahit konti man yung nag-like or nag-share, happy ka pa rin. Kasi alam mong satisfied ka sa Alam mo nagawa mo yung dapat mong gawin. O gusto mong agree. Gawin. Agree. Totally. Yeah. Tama. Lang na yun, napansin ko. Actually, may isa pa akong surprise na question. pero ito, kakaiba to eh. Ay, ito ah. Kasi, noong October 2019. Ano may ginawa kang malupit noong October 15, 2019. Naalala mo kung ano ginawa mo? May ginawa kang malupit na hindi mo ginagawa dati. I have a goldfish memory. Bali, kapag tinignan mo yung sarili mo Instagram. Ang ginawa mo noong October 15, 2019 is nag-art versus artist ka.
and pinakita mo yung mukha mo sa gitna. So, alam ko at alam namin na hindi mo basta pinapakita yung itsura mo, na hindi mo nga sinasabi yung real name mo, kilala ka sa Aeonix. Pero, ano yung malupit na reason mo dito? Bakit nagsimula ka na mag-decide na magpakita? Na-curious na ako. Parang, alam ko kasi, maingat ka dun sa identity mo. Siyempre, since gusto mo mag-share ng art, di ba? And yun yung ginawa mong focus. So, ito yung kakaibang share mo dati. So, ano ba yung ano mo dito? Ano ba yung story mo dito? Okay, I mean, so, kasi medyo pointless na rin magtago ng mukha ko. Kasi, attend ako ng concert, may nakakita rin ng mukha ko, then, pa-picture na rin sa akin, then, Tama. At least, okay na rin na siguro i-share yung face ko once in a while. Kasi, parang, at least hindi na ganun ka-curious yung tao. Alam mo, tao rin ako. para ma-ano lang rin, yung curiosity ng tao na tagay tsura kong gano'n. Parang medyo pointless na rin itago mukha ko. I mean, minsan lang naman siguro, kaya okay lang siguro pakita at least. Kasi hindi na sila yung sobrang mag-curious or hindi naman sobrang misteryoso. Aeonix, who is Aeonix, di ba? Pero pagdating sa mga cons, parang kilala ka pa rin naman talaga nila eh, no? Yung talagang yung talaga nagsusupport sa'yo, ganyan. Parang, since umaten, siguro dahil umaten sila lagi ng cons, so, kaya kilala ka na rin talaga nila, even before na nag-share ka ng mukha mo. Yan yung mga bumibili ng mga binibenta mong prints. Dahil sa mga cons, no? Dahil kasi parang, stuff niya. Hindi mo rin may iwasan na may itago mukha mo kapag umaten ka ng cons talaga. Mga yes. Talks din. Oo. Ayun. So, ayan, alam niyo na guys na baka iba hindi pa alam na nag-share ka ng mukha. So, titingnan nila yung October 15, 2019 na shinare mo. I-stalk nila yung yung IG mo. Ayun, so solid no, mas at least dito mas feeling ko mas nakikilala ka na rin ng ibang tao and in a way, nag-share ka ng glimpse ng kung sino talaga si Aeonix. Ayan, and hindi ko sure kung pagkaalam ko, this is also your first interview na rinig yung boses mo. Diba? So, ayan, alam nyo na rin yung boses niya. Yes. kung hindi nyo pa siya namimit sa con, alam nyo na yung boses niya ngayon. Napaka-cute niya. Yun yung ma-assure ko sa inyo. Oh my God, cute. Galing sa lalaki yan. Magkakagulo kayo. Yun yung i-assure ko sa inyo. Magkakagulo ang mga tao pag nakita nyo si Aeonix. Yan. So, ayun. Ayan. May mga ilang questions pa tayo na naka-ready dito. And talking about your work experience naman, ayun nga, given na nagtrabaho ka sa iba't ibang klaseng work, from personal to commission to studio works, ano yung para sa'yo na most challenging na project? Not necessarily kung gusto mo or hindi, pero ano yung most challenging project para sa'yo na ginawa mo ever? Mostly yung comics pa rin. Oo, kasi workplace kasi yung sa atin sa office. Ang challenge ko kasi yung paano mag-bend ng art style, di ba? Oo. Oo, kasi yan yung pero kasi mostly naging challenge kasi hindi ako interesado. So yun, talaga yung interest mo yung nagdadala sa'yo no? Lagi yung motivation eh. Pero at least nakakayaan naman, di ba? So, kailangan lang talaga pukpukin ng boss natin. At magising sa katotohanan. Para lumabas yung kailangan niya pukpukin na naman. Mas akaya yung pang gawin ito. Kasi, ito yung pukpukin na.
Ayun, challenge din yan, pero at the same time, hindi siya yung sa akin when it comes to workplace, pero yung challenge na parang personal talaga eh. Sa yun yung parang mas challenge sa akin kasi, you know, yung doon ako natutong gumawa ng sariling story, natulong with the help din sa atin ko na writer din. Siya yung natulong sa akin paano yung proper writing, yung interest din, ano yung mga dapat alisin, parang ganun. Kasi before, di naman ako gumagawa talaga ng ganun. Baga may lig lang mag-imagine ng scenarios, no? Pero wala yung sasabihin mong story na may dialogues, ganun. Ayun, yun yung challenging dun eh. Which is, naging saya rin sa experience ko. Kasi parang yung comic rin na rin yung nag-motivate sa akin mag-drawing na mag-drawing. Mag-practice palalo. Actually, dun ako nag-improve dahil sa kagawa ko ng comic kasi ang dami kong panel dinodrawing, diba? Ang dami kong background dinodrawing, daming character, ganun. Mapipilitan parang, ka talaga eh. Oh, pero at the same, masaya ka sa challenge na ginagawa mo. Kasi rewarding pa dulo nung And na-handle mo naman, di ba? So, sa tingin ko, healthy siya at the same time challenging. Inconsistent lang ako. Kasi ano yung inconsistent in a way na good kasi parang kahit na mo nag-improve yung art mo. So, ano yan? Parang healthy consistency rin, inconsistency rin kasi hindi siya basta nagbabago ng style pero nagbabago siya kasi nag-improve ka. Parang ganun. So more on personal projects pa rin talaga yung tinututukan mo ngayon, no? And ayun nga, since commission yung ginagawa mo on the side, tapos at the same time, magpa-plan ka dun sa personal comics mo na inaabangan namin lahat. Disclaimer, inaabangan namin yan lahat. Kaya sana maisipan ni Aeonix na isama kami minsan doon. Isama ko minsan mga kaibigan ko. Oo, minsan sinasama niyo. Sila apa yun. Ay, kami. Joke. Gusto niyo next time kayo. Sige. Next time. Kaya pa may phone na buhok doon. Ikaw yan. Baka gusto naman ko, malayo, buhok lang. Gusto ko malupit kami ah. Gusto ko malupit yung itsura namin. Oo. Sige. Mukha kami Koreana. Kumakain ng lumpia. Ayan, nagagawa kapag kakilala nyo si Aeonix. Pwede kayo mag-request sa isama yung sarili nyo. Yan, the power of connection. Request mo yung sarili mo. Na ano? May cameo ko dun. Actually, yung kay JC Di Mayuga, may cameo ako sa story niya eh. Ah, talaga? sabi niya. So, sinabi ko na, so baka talagang wala na siya magagawa pag narinig niya to. baka magagawa sila ni Aeonix sa universe niya na kasi almost same circle of friends din yung friends, ano meron niya. So parang, wait lang, character na to parang may kaparehas to doon sa story ni ganito ganyan na. Malay mo sa IP ko, malagay ko rin kayo. Kaso monster. Hindi mo mga monster yung puro gawa mo. tatlo lang yung babae, lahat puro monster na. So malay mo, magdagdag pa ako, di ba? May ID. May ID yung ano yung monster mo, Aeonix. Spiky yung buhok, yung ganun. Tapos saka jacket. As emo. Hindi, dapat may, ano, may specific na lighting dun sa monster. No, may 5 PM lighting. May sarili siyang, alam mo yung parang may sarili siyang clouds. Tapos may sariling sariling abs. Ganun, di ba? Ay, yun ang malupit. Ay, wait lang. Oo nga, may abs yung character ni Aeonix, si Art. Di ba may abs yun? Meron. Nakita ako. May tama ba? Uy, parang ibang version ata yung sinasabi namin dito. Mas siya kasi payat siya eh. Ah, ganun. Kailan siya magkakaroon ng abs? Kailan siya mag-achieve? Pag feel ko na-workout siya. Yeah, kapag na-workout siya. Kapag na-workout niya na yung relationship niya kay Bella. Bella? Ah, okay. Yan, magkakaroon na siya ng abs. Sabi ko na ba yung sasagot ko dapat? Oo, nasabi mo na. Napunta tayo sa abs.
Nasabi mo na. So, more on ano nga. So, yun nga. More on yung personal works yung pinofocusan mo ngayon. And, ayun. Syempre, yung mga tao nag-aabang rin sa'yo. Ah, talaga? May bala kang art book? Wow, kailan yan? Ay, pa-reserve. Dapat deserve. Pa-reserve kami, pa-reserve. Dapat this year sana kaso na-cancel din kasi dami nangyari. Dami nangyari. Baka next year na siguro. Kung siya, makabalik na next year, no? So, definitely next year gusto ko siya i-target sana kasabay ng comic. Mm. And, Bibili kami. Parang yung isa sa mga big plan ko kasabay ng comic. Yung comic kasi parang feel ko matagal yun. Mga isang taon din yun. Yung comic. Discount. Ano ba? Pwede ba ako maging reseller ng art book mo? Nag-online business. Yung ako na mag-drawing. Gusto niyo nung extra picture ni Aeonix at yung tunay niyang pangalan, sa akin kayo bumili. Grabe. Simple art book lang naman siya. Pero ano siya? Parang yung title ng art book kasi ano, Gravity of Love. Oh. Parang ano lang siya. Sa ano siya, artbook siya na laman niya, puro mga different forms ng love kasi. Nandun ba kami? I see. Maganda yun. Maganda yung idea. Actually. Parang may lalagay rin siguro konting workflow doon, then thoughts. Pero mostly parang picture book lang siya ganun. Up to viewer na lang kung paano na i-perceive yung art mo. Ganun. Yes. Nice. Excited na ako para sa'yo. Oh, thank you, DJ Lumpia. Bibili kami. Yes. So, yan. Mag-open na nga pala ako ng online store for art books. So, a target ko actually ng business na yun is next year. Yan. And next year rin yun sa'yo, diba? Sakto pala yung ano natin. So, yan. Pero seryoso, bibili kami yan. So, support ka namin. And I believe... Sobra-sobra yung support na makukuha mo dyan. Ayan. So, ayan yung mga mamalupit artworks ni Aeonix. So, before tayo mag-wrap up dito sa interview, no, ang dami nating nalaman about kay Aeonix. May mga ibang bagay na actually hindi ko pa rin ganun kaalam about sa kanya kahit nakasama ko siya naman. Gano'ng katagal ba tayo magkasama sa studio? 1 year ba? Isang taon din kasi yun nga, nung nagka-training ka pa lang. Isang taon eh. Oo, diba? Isang taon pa rin, oo. Oo, so yun. Actually, almost 2 years din. Mm-hmm. Simula nung intern ako yung gano'n. Yan. Yung mga moments namin na, alam mo yun, nagtatawanan kami. Slow. Kahit yung nawala ako bigla, diba yung tapos internship, was parang, nahanap. Ang dalawa ni ano. Na-miss namin yung ano eh. Yung, may missing na something sa puso namin. Missing noise. Tapos yun, nung bumalik ka parang, kompleto na. Kompleto na araw-araw namin. Nga pala guys, si Aeonix yung pumalit sa akin nung nag-resign ako. So, nung bumalik ako, nakita ako siya, nagulat ako. Sino itong nasa upuan ko? Nagabay. Andito to. Ginagawa na ito. Sa teritoryo ko. Nagulat lang ako na nandoon. Kaya hindi ko akalae. Ayan. Biruin mo, so, yeah. Pinunan niya yung ano, yung upuan mo na iniwan mo. Okay, puro pangalan pa niya lahat yun. Talaga, hindi napalitan. Hanggang mouse ba naman meron? May mga tape pad. Anyways, small world. So, ayun nga. Ako rin, hindi ko rin na-expect na makakatrabaho sa Aeonix. And hindi naman ako na-dismaya. Actually, natuwa ako. And I feel complete, yes. pero seryoso, laking boost din sa, alam mo yan, yung kasiyahan dun sa team, ganyan. Sobrang laking part ni Aeonix. Very positive. Very positive pa ba ako kahit laging malungkot gawa ko? Hindi. Parang yung sa Inside Out yan, ano ka ba? Yung sa movie na Inside Out. Yung kalungkutan, hindi ibig sabihin nun, kabaliktaran na ng pagiging masaya.
Yes. Wow. Yan din yung mga pinapanood ni Renzo eh. What? Miyak sa office eh. Kung talagang fan kayo ni Toot Aeonix. Yan. Kung talagang fan kayo nila, then bibigyan ko kayo na isa pang trivia sa kanya. Sorry, masaya rin ako naging co-work ko eh. Actually, una guys, ang akala ko talaga masungit si DJ Lumpia eh. Ha? Ako? Masungit po talaga siya. Akala ko rin kasi katabi ko rin pa dati. First impression ko, nakakatakot yung tingin sa akin. Akala ko sasapakin ako. Yung tingin nun kasi ano, hindi lang physical, pero hanggang kalooban mo. Kaya gano'n yung tingin ko. Mabait din si DJ Lumpia. Dami kayong life lessons sa mga kuha. Life lessons? Hindi lang art lessons. Life lessons. Ano yung nakakasira ng buhay? Parang dito na. Ano? Lesson bang nakakasira? Tinawang lesson, di ba parang tutunan? Pero nung napanood ko yung Kimi no Nawa, naintindihan ko na si Aeonix. Laging pinapanood ni Aeonix yan, guys. So, yan, ang dami namin pinamimigay na. Yung ibang tao willing magbayad para sa ganitong information, pinamimigay namin dito sa interview. Pero, Aeonix, but hindi ka gumawa ng gano'n, no? Tapos nasa Baguio. Alam mo yun, parang Kimi no Nawa. Siguro sa future. Since pumunta na yung Baguio, ang ganda ng Baguio. Actually, ayan. Wala lang akong time sa ngayon eh. Si Art, no? Nagawa na ako isa eh. Pero marami pa akong... Actually, ang dami ko pang gusto i-drawing talaga, promise. Local place. Kaya feel ko, medyo marami pa talaga akong gagawin Philippine-based na art. Ang dami ko napili, as in eh. Parang, yun yung medyo exciting sa akin sa ngayon. Pag na, ang dami ko pang gusto i-drawing talaga pa. Hindi ka nauubusan eh. Ang dami kasi magandang lugar talaga dito sa Pilipinas na hindi lang ganong na-explore ng ibang tao. In a way, siguro. Ikaw ang magiging susi para mas makita nila yung kagandahan nun. Kaya nga parang kasi dito, di ba, parang nagala mo na yung ibang bansa, pero yung buong Pilipinas, hindi mo pa nagagala. Kasi ang dami talaga pa yung puntaan actually, dito. Ang dami sa Iloilo pa lang eh. Oo. True. Agree. Ang dami ng Iloilo, tsaka sa in the summer sa Mindanao, yung Rayon de Oro. Ang ganda. Yung mga scenery, no? Oo. Yung sa Tarlac. Kaya sa Tarlac lang eh. Ganda rin eh. Ang dami pang pwedeng puntahan and picturean ni Aeonix. So, yung pinunta natin before, yung sa East Quezon. Ganda rin doon. Sa Quezon din. Oh. Grabe yung mga yung mga bundok, yung puno. Sobrang, parang humiwalay ka sa ano. Parang na-refresh, no? Walang sinya, nakakatakot kasi baka mawala tayo tapos walang connect. Pero grabe, no? Yung nahiwalay ka sa city. Sobrang peaceful ng feeling. Oh. And kasama ko pa si Aeonix that time. Anong klaseng opportunity yun, di ba? Yun yung malupit yun. Opportunity. Bring mga vibes. Ganyan ang touring mo sa amin. But ganun din ang opportunity kasama si DJ. Yun. Ganun ang feeling ko. Yun lang. When bagin painful ka, pinlag ka ni Aeonix. Oo nga eh. Sobrang ano yun eh. Yung kung convert natin sa kung ano yung presyo ng ads na yun, nasa 130,000 pesos yun. Yung pagsabi niya lang din. So, ayun. And gusto rin namin syempre malaman na, again, 20 years old, 23 years old ka pa lang. Pero yun, napakabata. Napakabatang malupit na artist to si Aeonix. Pero nasaksihan ko rin, ang dami mo rin na experience. Hindi lang sa art itself, syempre. Pero yung kung paano ka mag-handle ng meron ka ngayon na following, kung paano mo i-handle yung, kung paano ka mapag-communicate, and yung mga, syempre, yung paano mo i-handle yung projects, sarili mong projects. Gusto ko rin sana malaman ng mga listeners natin kung ano yung advice mo sa kanila
given na ikaw, siguro masabi ko, nag-start ka ng early age, ayan, ang dami mo nang na-produce na artworks talaga. Mm-hmm. I mean, nung college ako, hindi ako nakagawa ng ganyang karaming artworks. Eh. Pero ikaw, in-start mo to lahat ng college and then hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin and unti-unti mo pa rin binubuo. Mm-hmm. Like, ano yung mabibigay mong advice para dun sa mga young artists natin dito sa Pilipinas? Mm-hmm. Na not necessarily gusto maging katulad mo, pero gustong mag-produce rin ng art katulad kung paano ka gumagawa. Hello, hello? Okay, nanote ko na lang. Hello? Hello, hello, hello? Yan, rinig ka na. No, siguro nasabi na natin kanina eh. Hmm. Diba yung ano, hanggang i-draw para i-please yung iba. Mm-hmm. Time mo lagi mo na yung sarili mong gawa, ganun. Mm-hmm. So, ayun lang rin yung masasabi ko, like, tuloy mo lang yung gawa mo, I mean yung parang may possible na ano, yung the size of your audience doesn't matter. Keep up the good work. Always keep up the good work. Kasi doon lang rin naman magsimula. I mean, simula rin ako sa zero followers. Then, keep up ko lang lagi. Pag tuloy-tuloy yung... Kasi, dapat ikaw yung unang mamahal sa gawa mo. Bago yung iba. Kasi parang at least yun yung feed mo sa... Or motivation mo. Hindi mo kailangan yung iba para ma-motivate ka mag-improve. Mm-hmm. O, parang sarili mo lang. Tapos, the more na alam mo rin yung gawa mo, the more na ma-motivate ka gumawa, diba? Then yung improvement, parang natural na rin na lalabas sa gawa mo. Mm-hmm. And, kahit yung pansin, I mean, natural siyang lalabas talaga eh. Oo, oh, kakagawa mo kasi, di ba? And kung gusto mo laging pagandahin yon, hindi ka naman basta gagawa lang talaga, mag-iisip ka ng paraan para pagandahin palalo. Oh, then para sa sarili, baka ikaw rin naman makakalim sa sarili mo kung ano yung maganda sa feeling mo eh. Pwede ka mahingi ng critics sa iba, pero same time, ano, yung para sa sarili mo pa rin ganun. At least hindi ka reliant sa opinions ng iba sa improvement mo. So, ayun nga, kumbaga yung more on yung sinasabi mo yun, kung paano i-value yung sarili nating works, especially sa mga sarili nating project. Yeah. Ako, super inspired lang rin talaga nung college, kaya hindi rin naman nakafocus sa gain ng followers. Mas focus ako sa to-produce ng work lang talaga, then post-post lang, ganun-ganun. Then, naturally, magkakaroon ka rin ng following kapag tuloy-tuloy consistent ka sa gawa mo, ganun. Kasi nga, yung recently kasi, di ko sure kung kailan yun, pero recently, may nakita akong post na parang sinusunog niya yung artworks niya kasi hindi nga daw gusto ng iba. I mean, parang nakakalungkot din, di ba? Kasi... Oo, kasi pinaghirapan niya alam yun. Hindi niya alam na okay naman yung ginagawa niya. Ganun. Oh, medyo weird din yung ganun. Oh, actually, medyo weird din. Kasi, kasi parang, bakit mo ginawa yun? The sake ba talaga na mag-quit ka na sa art or just to gain ay attention? So yun, siguro yun nga, hindi natin alam. True, agree. Kasi pwedeng mali mo, yun lang nakikita niya kasi like, wala rin nagtuturo sa kanya na hindi talaga gano'n nagmamatter yung likes pagdating sa pagiging artist mo, na hindi niya nagdidikta ng ano mo. Hirap kasi kung naging, although hindi rin taga maiwasan yung gano'ng thought, pero mahirap kung naging reliant ka sa gano'n eh. If ikaw na lang mag-isa, anong mag-feed sa'yo para maging motivated ko i-continue art mo? Mahirap. Kailangan matuto ko rin mag-stand sa sarili mo.
Nice. Very nice. Coming from Aeonix, yan. Na-experience niya yung mga bagay na yan. Before... Andali kasi makita yung ngayon eh. Resulta na yan eh. Pero yung before that, yung pinagdaanan mo, di ba? May mga times na, I mean, promise, dumaan talaga ako sa ano. Kung titingnan mo yung Facebook page ko na, unang Facebook page ko na hindi pa Aeonix yung pangalan. Ah. Yung siguro... Masa, nakatao-tao ba? Feel ko parang ghost page eh. Ah. I mean, tuloy-tuloy yung pag-post ko nun. Mm. Until one day parang turun ang una ng viral kong yung comics. Mm. Parang doon na napansin ng tao, ay okay yung tungos. Then, tuloy-tuloy ko lang. Tapos parang na rin automatic na dumami yung nakita ng gawa mo. Mm. Parang ganun. Mm. Eh, hindi ka naman nag-ads nun eh. Nung time na yun eh. Hindi. Talaga nga na lang eh. Parang so, word of mouth, parang ganun. So parang investment lang. Yun dating, investment lang, ganun. Hmm. Invest sa sarili mong paggawa, ganun. Oh, invest sa sarili mong links? Oo. Oh. Panahon lang din yun kailangan kung consistency at panahon, hindi naman siya instant, right? Ah. Tama. Oo. Oh, parang instant eh. Parang instant talaga ngayon. Parang instant. Tama mo rin talaga ng hirap. Agree. Mas rewarding kung gano'n, di ba? Kasi kung biglaan na, ano, medyo ano, baka hindi mo biglaan kasi baka may iba na hirapan sa i-handle yung situation ka agad. Ganun. Kung by experience din talaga. Mm-hmm. So parang gradual yon yung pag... Gradual talaga. Parang progress, gradual, ganun. I see. Nice. At least yan, mas malinaw na rin sa mga listeners natin, sa mga fans mo na, yan, na hindi yung parang instant noodles na pagka sinimulan mo, after doon, tapos na agad. Like, ang nakakaalam talaga niya, yung mga talagang early followers mo, yun, na nakita nila yung progress mo, yung development mo, di ba? Siguro matagal na siguro nakakita ng gama. Nakakatuwa rin na nabasa kong message nila ang tagal na philosophy na kailan na improve ko. Nakakatuwa rin talaga yung ganas. Ang all that time nag-stay sila. Mm-hmm. Nakita na na yung improve ko. Ganun. Nakakatuwa. Mm-hmm. Hindi siya nagsawa sa ginagawa. Ano rin, sa pag-support. Mas nakakatuwa rin siyempre kung ikaw rin mismo makakita sa sarili mo ng improvement mo dati. Mm-hmm. Yes. Sa ibang tao, di ba? Mm-hmm. Tama naman yun. Yes, so yan. Narinig ba? Yeah. Naman. Narinig na rinig, hindi lang hanggang tenga. Hanggang puso. Diba? So, ayun, solid yung ano, yung mga sinabi mo na advice, especially sa mga young artists kasi maraming medyo nape-pressure ngayon eh. Kita ko pagdating sa following ganyan, pero ayun nga, kung makikita mo, actually kailangan nyo lang gumawa ng gumawa eh. Kasi ang bilis kasi ng takbo rin siguro ngayon. Iba na rin social media pacing ng ano ngayon. Social media. Oh. Ayun. At the same time, huwag na nakalimutan syempre mag-aral fundamentals. Ayun nga. May kasabay yun. Ayan. Ayan. Nice mentioning. Talaga pwedeng kalimutan yun. Kaya naman ako pag-aralan. I mean, hirap siya pero rewarding sa huli. Hmm. Like yung gawa mo ng year na to, after 5 years, hindi pwedeng ganun pa rin yung gawa mo, di ba? Parang, para ma-appreciate ng tao yun, kailangan makita rin talaga nila na may ginagawa ka, may pinapractice ka, nagsisikap ka, ganun. Ayun, so, gusto rin namin tanungin, meron ka bang mga, actually parang nasabi mo na rin to yung mga gagawin mo in the future na kailangan namin abangan, ayun, yung katulad nung art book, tama ba? Art book na target mo next year? Surprise na lang siguro. Surprise na lang. Makikita naman nila eh, no? Makikita naman nila sa social media accounts mo. Yeah. Mas maganda siguro at hindi sila umaasa din. Kasi mamaya, hindi ko pala matuloy. Tapos umaasa sila, di ba? Hindi parang magpaasa lang. Yes. Ayaw magpaasa. Baka may masaktan kayo, no? Ayaw talaga ni Aeonix nun, yung nagpapaasa. Pero lagi nandyan si Aeonix para mag-share ng gawa niya. Yan, laging
laging active yan sa mga kung ano mang mga pinagagawa niyang art. And syempre, yan, minsan, babalitaan naman kayo ni Aeonix kapag nag-open siya ng mga commissions niya. Magandang opportunity rin yon para magkaroon ka ng art na gawa ng ating legendary guest ngayon. Ayan, so, ayan, kayo, meron ba kayong mga tanong pa, Kabukicat at Salongganisa? Kasi once in a lifetime opportunity to eh. Paano po ba shoutout? Once in a lifetime, mga once in a lifetime. Pero kakain kami niyan. Kapag ano na, kapag mas mukhang safe na one, yung ano. After this. Oo, oh, kakain kami niyan. Di kayo kasama. Mga ano, mga listeners, di kayo kasama. Kami lang. Nag-ingit eh, no? Baka wala lang makinig sa atin yan. Nag-ingit kayo. Yeah, meron ko ba mga shoutout? Aeonix, may mga gusto ko bang tao i-shoutout, ganyan, or kung ano man? May mga gusto ko ba i-shoutout dyan? Man, shoutout ko yung mga tropa ko. Oh, yan. Ano ba, sasabihin mo yung mga names nila? Nananawagan. Nananawagan po. Kailangan ko. Po ako. Yung mga tropa mo. Shoutout kay DJ Lumpia, sa kay Kabukicat na, sa, syempre kay Salongganisa. Ano, inutusan talaga namin siya. Seryoso ako, I mean, thank you lang marami sa panaginig. Oh, sobrang thank you rin sa time mo. Hindi ko na, din ako sa opportunity na, kasi, relax na, parang, usual lang yung ginagawa sa office na ganitong usap lang ngayon. Nakakawa rin. Actually, ganito lang rin kami magkwentuhan. Mas nakakawala rin ng stress. Ganun. Yeah, and... So, sa mga pa ko, sina, ewan kung pwede ko sila ano, i-shout dito. Hindi, pa, ano pwede... yun? Ang risk mo yun kasi baka malaman ng mga tao kung sino ka. Pero yun, pwede mo silang banggitin. Hayaan mo sila. Yun. Yun yung sarili niyo pero mahal na ko yun. Yun. Tropa ko sa office. Yun. Lalo mo lang yung isa dyan yung adik na adik ngayon sa Animal Crossing. Matulog ka, please. Pero kilala ko sino yun. Starts with letter J. Oo, okay. Kasi yun yung nakapost sa my day niya araw-araw. Very consistent. Ako rin eh. Parang feeling ko sobrang updated ko rin eh. Okay. Yan na yan. So, kilala niya na doon mga sarili niyo. Mahal mo si Fang pero tiyatawanan ka lang yung pagluhaan ka, di ba? Palitan mo na yan. Hindi siya klas. Shout out sa kanya. Dapat pakinggan niya to. Para sila sa tropa nung college. Tapos kanila. Then shout out din sa boss natin. Ah. Nawala si ano. Ay, bumalik. And shout out sa art director natin. Masyadong marami ko. Parang ano yun, no? Alam mo yung may listahan ka. Si... Ito! Basta siya. Malaki rin yung ano niya eh. I mean, masaya rin nag-usap kami after work. Usap sa mga personal life. Makikita-kita rin tayo. Alam mo rin. Sa totoong buhay. Makikita-kita tayo after work. Kakain. Wow! Siyempre, shout-out na rin siguro sa lahat ng nag-follow sa art ko. Thank you ng maraming. Hindi niya alam kung gaano siya ka-thankful sa inyo, guys. Pero sa thankful ako sobra sa mga workers ko. And kahit namin wala ako biglaan, parang bula. So yun, maraming salamat, nandiyan pa rin kayo. Yes, nandiyan pa rin kami. Para sa'yo, Aeonix. Aeonix number one. Sa pag-support. Aeonix number one. Hopefully, magkita-kita ulit sa con. Ganun. Magla kayong matakot i-approach ako. Okay, friendly naman ako sa person, di ba, DJ Lumpia? Friendly naman. Friendly yan. May ano pa. Alam mo, kapag con nga, kailangan sa con nga may ano eh, may photo booth bodyguard. Eh. Bodyguard. Dapat may bodyguard. Tsaka eh, dapat may photo booth si Aeonix kasi lagi may nagpapapicture. Nandun ako nun eh. Grabe. Babae ba ka dalasa? Photo booth. Kasi hindi ako, alam mo yung hindi na ako makalabas dun sa, ano, dun sa daanan kasi ang daming tao.
Parang, chill man, chill. Parang sabi, parang iniisip ko, dami tao, wala ko makalabas. Pero sobrang support nga talaga kay Aeonix. And ayun, syempre kami naman as Brushpoint team nandito sa artist interview na to, sobrang thankful din kami sa time mo. Sobrang thankful kami na yung opportunity na makilala ka namin, maging ka-close ka namin at matanong ka namin ng mga personal na bagay. Personal na bagay na nagkaroon ng idea yung mga tao ngayon about sa'yo. And ayun, sobrang thank you na pumayag ka sa opportunity na to. And ayun, looking forward sa mga gagawin mo, sa mga bubuin mo, sa mga i-share mo or sa mga art books na sinasabi mo. Aabangan namin yan. Actually, hindi lang kami nandito, lahat ng tao ay naabangan yan. Oh. And we will support you hanggang sa dulo. Oh. Kasi Aeonix number one. Yeah. So, ayun, yun yung end na ano natin ng artist interview. Solid again. Thank sobrang you, solid thank na you. Naman ang interview. Sobrang special ng episode na to. Dahil special rin si Aeonix sa amin. Personally, hindi lang dahil sa guest namin siya. Dahil personally, talagang katropa rin namin tong taong to. So yan, thank you very much sa lahat ng nagstay, nakinig, and kung nagustuhan nyo yung episode na to, then huwag kayong mahiya na mag-hit like and subscribe. Yeah. So yan, again, this is Brushpoint. Thank you. Artist interview. Marami pa kaming mga susunod na malulupit na artist na i-interviewin. And comment below kung meron kayong mga gustong artist pa na interviewin namin. Abangan namin yan and abangan nyo rin yung mga susunod pa. So thank you very much. Thank you very much sa listeners. Thank you very much kay Aeonix. Thank you rin kay Aeonix. And goodbye. Again, I am DJ Lumpia. Bye. And, thank you. And I'm Kabukicat. And I'm Salongganisa. And this is Aeonix number one. Aeonix number one. And goodbye. Goodbye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you.